Naghanap din ba kayo ng iPhone na kung saan pwede kayo mag-game, mag-take ng photos, gawin nyo lahat-lahat ng smooth. So ngayon, re-review natin ang iPhone XR sa 2022 at titignan natin kung sulit pa din ba siya or maghanap na tayo ng upgrade. Pero tingin ko sulit pa din naman, pero re-review natin. Ako nga pala si Jerome ng JT1 Jerome. Review natin, let's go! Okay, so simulan natin sa design. Which in my opinion doesn't matter that as much as long as nagagawa ko yung mga gusto kong gawin, like play games smoothly, take good photos. I'm more of those type na appearance doesn't matter, performance does. Pero ito na nga, the iPhone XR has a body dimension of 150.9 × 75.7 × 8.3 mm na may bigat na 194 grams na ang tingin ko naman ay sobrang gaan and very compact para sa gumagamit. Ang build nito ay glass front at glass back na may aluminum frame. So kung madalas kayong makahulog ng phone, bumili na kayo guys ng case. Dahil feel ko pag nabasag to, masakit talaga. So ayun nga, bumili tayo ng case. Lagyan na rin natin ng tempered para secured siya if ever mapitawan mo at hindi mahulog sa maling tao. De joke lang, para di mahulog. With that, let's move on to the display. For sure, alam niyo na to, pero para sa mga hindi pa nakakaalam, ang iPhone XR ay may 6.1 inches na may 79% screen to body ratio that's supported by an 828x1792 resolution na liquid retina IPS LCD na may scratch resistant glass. Kuya JT, maganda po ba ang screen niya kahit IPS LCD? Oo naman, kahit IPS LCD siya, liquid retina naman at sharp pa din naman ang colors. Hindi siya wash out and balance naman ang saturation and contrast. But for me, I don't like the true tone. Guys, personal opinion ko lang to ha. Hindi ko trip yung true tone kasi para siyang reading mode lang sa Android na medyo nagiging orange or warm ang colors niya. So naka-off siya lagi sa akin. Pero kayo, kung trip nyo naman yun, okay lang din. Hindi ko naman kayo pinipigilan. Nasa may brightness lang siya, i-hold nyo lang. Sa mga nagtatanong kung malaki ba ang difference ng AMOLED sa IPS LCD, well, ito ang kanyang side by side. As you can see, mas deep ang black ng AMOLED and mas nagpo-pop ang colors niya, whereas ang IPS LCD ng XR ay may parang noise or backlight, so hindi siya pure black. With display, overall, very good naman siya. Sharp siya kapag nanonood ng YouTube, Netflix, or gaming, social media, or TikTok. So, lipat na tayo sa performance. So guys, ang iPhone XR ay may 64GB starting internal na pwede mong pagpilian hanggang 256GB at 3GB RAM na may 812 Bionic 7nm chipset at ito ay may 4-core GPU graphics. So yung akin ang binili ko is 64GB lang since pang backup ko lang sa 13 Pro Max ko kapag nakacharge siya para may nagagamit pa din ako while charging. So for gaming is okay na okay siya, lalo na sa ML at CODM gamers dyan. Na some of the amateur esports teams ay iPhone XR ang pinaprovide nila sa players nila. Since smooth pa din naman, as you can see, kaya ng ML ang ultra graphics at high refresh rate without any hiccups. Ganon din naman sa CODM na kaya mag-run ng very high graphics at very high frame rates simultaneously. Or kung gusto mong smooth, ilagay natin sa smooth graphics and max frame rates. Personally, I don't rely on benchmarks since kahit malaki difference nun ay hindi ganun pa din kalaki ang difference niya sa real world usage. But for the sake of it, ang iPhone XR ay nakascore ng 497K sa AnTuTu. Okay, so sa camera na tayo na I know for sure is karamihan sa inyo ito ang pinunta, lalo na may hype. May hype sa SockMed na mas maganda pa ang camera ng XR kesa sa iPhone 11, 12, 13 and so on. So ito, talakayin muna natin ang kanyang specs. Ang rear cam ng iPhone XR ay may 12 megapixel wide lens with a 1.8 aperture na may OIS at ang kanyang front cam naman ay may 7 megapixels na may 2.2 aperture.
So, yung rear cam niya, guys, can shoot up to 4K and 60fps and has a feature of HDR. Unfortunately, sa photos lang yun. Unlike sa latest iPhones na may HDR na din sa vids. So, here are the shots that I took. As you can see, sharp naman siya. With rich details kahit i-zoom, lalo na sa broad daylight. Here are some portrait mode shots. Guys, major spoiler lang ah, para sa mga pet lovers dyan at mahilig sa mga motor, kotse, or kahit ano pang portrait mode na material objects. Unfortunately, you can take portrait photos of material objects and animals. I tried and my indicator lang na lumalabas na can't detect person. You can just edit your pics kung gusto nyo i-blur yung background or get close enough to the subject para mag-produce ng natural blur. Let's move on to the video recording na sharp ang details ng 4K at okay din ang kanyang OIS. Let's move on to the front camera na 7 megapixels. So dito guys, na-surprise ako dahil for 7 megapixels, it is very sharp and detailed although sa low light medyo nag-i-struggle na siya to get the details pero understandable naman yun. Pwede rin portrait and you can see the blur on the edges. Sa video naman, ang sinusupport niya lang ay hanggang 1080p 60fps lang. Yup, no 4K, pero for me, personally, di ako gumagamit ng 4K guys. Dahil it takes up more storage, at sharp pa din naman kahit 1080p lang. Okay, so sa last part na tayo, which is the battery. So as you can see, my battery from 100 to 35% ay inabot ng 4 hours and 37 minutes. Na may almost 3 hours of gaming and almost 2 hours of SockMed and Netflix. Unfortunately guys, hindi ko kayo mabibigyan ng accurate na data dahil nag-shutdown siya automatically pag between 30 to 38% na siya. So sa mga bibili dyan sa online shops, tanong nyo muna yung seller nyo kung pwede nyo bang i-update yung iOS niya dahil ganun nangyari sa akin nung nag-update ako ng iOS. Anyways, sa charging na tayo. Nung nag-shutdown siya and bumalik ako, tumalon yung 35% up to 11%, so sinaksak ko na. From 11% up to 100%, inabot tayo ng 1 hour and 49 minutes using the 20W Type-C adapter ng Apple. So guys, yung charging niya is hindi masyadong mabagal, hindi rin naman masyadong mabilis, so average lang siya. And next is dun na tayo sa presyo. So ngayon 2022 na, may pagkamura na ngayon ng mga iPhone XR. So for the price sa mga online shops guys, marami kayong mahanap dyan na between 12 to 15K. Yung 64GB nila, yun yung price range siya. Depende sa bat health nila yun. Usually is in 12K, yun yung 80% bat health. Pero make sure na 90 to 100% bat health yung gagamitin nyo para sulit na sulit talaga. So yung akin is nabili ko for 14,800 pesos. Plus 500 shipping fee for the total of 15,300 pesos sa Ashiror Gadget. Marami pa iba dyan guys. Pwede kayong mamili, marami sila. So, ayun na nga. For the past week, ito ang ginagamit ko, ang iPhone XR. And so far, performance, check. Battery, check. Camera, check din. Na-surprise pa tayo dun, di ba? So, for the price of 12K to 15K, approve ako. So, sulit na sulit siya guys. Kung gusto nyo bumili ng XR, pwedeng-pwede naman. Lalo na ngayon, nakakasabay pa rin siya sa mga latest apps, sa mga speed test. Nakakalamang pa nga siya minsan sa mga worth 15K din na Android eh. And, na-score niya diba sa Antutu 493K. So, okay talaga. iPhone XR, pwedeng-pwede pa ngayon 2022, papunta ng 2023. And, nakaka-receive pa rin naman siya ng updates. As of now is iOS 16.1 na ako dito. So ayun guys, see you sa next vid. Sana may natutunan kayo. Salamat.